Usap-usapan ang viral video ng isang drag performance. Tampok ang drag artist na si Pura Luca Vega na bihis Hesukristo habang tinutugtog ang isang remix ng kantang Ama Namin. Ayon kay Father Jerome Ceciliano ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Public Affairs, ang pagsayaw gamit ng isang sagrado at biblical prayer at sacred costume ay pambabastos umano sa mga nananampalataya sa institusyon at sa Diyos. Hindi anya dapat ginagamit ang pananampalataya at sacred objects bilang pang-aliw. Disturbing yung nakita nating video, although sinasabi nila art daw ito, pero kapag binanood mo naman, marayo sa art eh. So ito talaga ay ginamit lang para makapag-entertain ng tao. Hindi rin ikinatuwa ni Bataan Representative Geraldine Roman ang drag performance ng kapwa miyembro ng LGBTQIA community. Tigilan nga nila ako, umayos sila. Their right to self-expression is not absolute. Siyempre, merong limitations yan. That right should be exercised with responsibility and of course with respect sa ibang tao. Kinundi na rin ni Senate President Juan Miguel Subiri ang pagtatanghal na pag-abusoan niya sa freedom of expression at maaaring maituring na isang criminal activity. Git ng drag performer na si Pura Luca Vega, isa siyang Katoliko at wala anya siyang intensyong manginsulto sa naging pagtatanghal niya na ginawa noong Pride Month. For the longest time, growing up as a queer person and then in a Catholic household or in the church, there are instances that you're made to feel that you don't belong. So this is my way of actually reconciling that with the queer crowd. Sadya niyang pinili ang kanta na nakita sa YouTube dahil bukod sa mabilis memoryahin, angkop umano ito sa mensahe na nais niyang iparating. Ang aking intention was really not to demean anyone or demean the image of Christ. I took advantage, I used it, because I want people to feel that if Jesus were alive, He would love all people, including the LGBTQIA+ community. Walang pinagsisisihan si Luca sa ginawa na itinuturing niyang art o sining, bagamat humingi ng paumanhin sa mga hindi naging komportable sa napanood. I do apologize if I made people feel uncomfortable, but there's nothing much I can do about it. I don't intend to apologize for having done it. It was a controlled setting. It was a safe space for me to actually express that particular type of performance or that type of drag. Mensahe ni Senador Risa Ontiveros na kilalang LGBTQIA+ ally. Bagamat ikinalungkot niya ang napanood bilang nananampalataya, hinimok niyang huwag gamitin ang insidente para ipagkait ang karapatan at proteksyon sa komunidad na matagal na anyang marginalized. Hiling niya ang pag-unawa at paghilom para sa religious at sa LGBTQIA+ communities. Willard Cheng, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend sa bago nitong oras alas 5:30 ng hapon.